But now let's go to ASEAN first. Now that we have seen how these are done outside of Asia or outside of Southeast Asia, we had the chance to cooperate with UNEP on aligning regional efforts. And we'll hear more from Bert about this, about the ASEAN standards and guidelines. So Bert, he leads the work of UNEP, UN Environment Program, Air Quality and Mobility Unit in Asia Pacific. So he's been coordinating UNEP's efforts on clean fuels and vehicles in Asia Pacific. That also includes the Global Fuel Economy Initiative and also the integration of electric 2- and 3-wheeler transport modes into existing traffic system. So Bert, I now give the floor to you. Maraming salamat, Kat, at congratulations sa Pasig at sa inyo sa Cleaner Asia. Nakita ko yung agenda, very comprehensive at mukhang talagang makakatulong sa Pasig at sa mga LGUs. Maigi rin na dun sa survey, nakita ko na maraming LGUs. Yung presentation ko, ASEAN EV standards and guidelines, no? Pero sa totoo lang, naka-focus ito sa naka-focus ito sa 2- and 3-wheelers. Ito rin yung ginawa based dun sa ginawa ng actually ni Professor Horizon Gitano, ni Dr. Manny Biona at ibang members ng EV Association sa Southeast Asia. Pero magsimula na lang ako sa huli. Mas maigi siguro yun para baka madaming slides. Hindi ko na ma-discuss lahat pero gusto ko sana mag-focus dito sa summary and key issues. Una, siguro yung gustong sabihin namin sa UNEP, yung isang ginagawa namin, syempre reducing emissions, diba? Air pollution, CO2 emissions. Meron kaming malaking program on electric mobility, merong Global Electric Mobility Program kasama yung Asian Development Bank, UNDP, UNIDO at iba pang mga organization. Pero yung isang focus namin ay sa Share the Road. Yung Share the Road, kailangan i-prioritize yung cycling, walking, public transport. So yun yung isang tinitignan namin. Nakikita rin namin na yung e-bikes, pwede niyang i-replace yung motorcycle and car trips. Eh. Lalo na dun sa mga malalapit lang. Marami sa mga trips natin sa Manila o kahit sa iba, ibang city sa atin, maiksi lang yung pinatravel talaga. Yung mga ibang key considerations, technical regulations, ito meron ng mga guidelines, may mga standards, may mga experts tayo sa Pinas. Pero usually itong lahat na to national. National government yung merong responsibility dito. Yung susunod, yung operational regulations, meron ding guidelines galing sa national. Kung anong speed, kung saan pwede mag-operate, paano yung mga tricycles, yung route rationalization halimbawa, yung operations and management. Pero etong operational regulations, dito may power talaga yung cities. So maaari niyang tingnan ito. Integration into traffic policies. Dito sa Bangkok, kung nasan ako naka-base, meron silang tinatawag na motorcycle box. Kasi kung sa atin nagrereklamo na kayo dahil ang dami ng motor, sabi nyo dahil traffic, nakaka-aksidente, dito mas marami. At lalo na sa Vietnam. Parang 80% ng lahat ng vehicle sa kalsada nila, motorsiklo. Pero meron silang mga policies na pinapatupad. Yung isa nga dito, yung parang motorcycle 2-wheeler intersection box. Ibig sabihin, kapag dun sa lahat ng mga stop, intersection, merong box, painted box, na doon pinapapunta yung mga motorcycles o kaya ibang two-wheelers. Na-realize nila ng mga traffic planners dito na kahit anong gawin mo, makakalusot. Makakalusot itong mga two-wheelers sa traffic. Hindi naman masama yun. Kasya naman sila. So, ginagawa yon at ginawan na lang nila ng yun nga yung motorcycle two-wheeler box. Yung susunod, yung integration to public transport. Importante to, lalo na sa mga bikes at sa mga electric bicycles. May adequate parking facilities. Yung kumbaga, parang hindi man sila matatakot na mananakaw yung mga bisikleta nila. Yung isang issue din na kailangan tignan, yung conflict with pedestrians na sinasabi nila dahil itong mga electric two-wheelers daw or electric three-wheelers, mas mabilis, tapos
walang ingay. So minsan hindi napapansin ng mga pedestrian. So ano daw dapat yung gagawin dito? Yung susunod, supportive policies, ano, national versus city, nilagay ko lang din dito dahil naisip ko na maraming mga guidelines nga, maraming regulations na national level. So umaasa tayo sa DOTR, sa LTO. Pero may power din yung city. Dito siguro sa amin sa UNEP at kasama Cleaner Asia, Wuppertal Institute sa Solutions Plus, pwede namin tignan kung ano yung mga pwedeng gawin ng cities para ma-promote itong integration of electric two and three wheelers. Insurance rationalization, tax, manufacturing support. Sa ASEAN, itong manufacturing support, napakalaki ng ibinibigay nila. Sa Thailand, meron silang specific targets for production and consumption. So, consumption ibig sabihin, bibili nila production and consumption ng two-wheelers, ng cars, tsaka ng buses for 2035, 2040. Meron silang very specific. Meron ding mga labeling schemes na in-adapt. Meron ako example mamaya sa Thailand, papakita ko. Yung roadmaps, charging infrastructure, mga importante lahat to eh, pero minsan kailangan na may guidance ng national government or galing sa national government. Pero narinig natin na yung Pasig, gumagawa sila ng sariling roadmap, tinitignan nila yung issue ng charging. Baka maganda rin to dahil at least ma-pressure or makapag-add sila ng value dun sa ginagawang mga national level proposals. At dapat suportahan pa rin natin itong mga nangyayari sa mga cities. Itong slide, itong picture, kinuha ko lang yan sa Twitter or sa online. Pero ang gusto ko lang ipahiwatig, marami ngayong nagsasabi na, okay, electric vehicles, lahat tayo. Bili tayo ng electric cars, electric two-wheelers, lahat yan. Pero ang sinasabi namin, hindi lang technology yung makakapagsalba sa atin o hindi electric vehicles ang makakalutas ng problema natin sa transport, sa air pollution, tsaka sa climate change. Kung titignan mo yung picture, umulan ng kaunti, syempre sobrang traffic, alam naman natin lahat yun eh. Sa Pilcoa ata itong picture na ito nakuha. Syempre yung mga tao, masisisi mo ba sila? Gusto nila umuwi, so kinukuha na nila yung malaking porsyento ng kalsada para makahanap ng sasakyan. Pag tinignan mo pa yung picture, isa o dalawang bus lang yun nandyan. Actually, isang bus nga lang eh, yung nasa likod truck. Tapos karamihan dyan, mga personal cars or isa, dalawa yung mga pasahero. So ito yung kailangan natin na tingnan. At sinabi na rin naman ni Alvin yun, at sigurado ako na yung ibang mga speakers sasabihin din yan. So pero sige, magsimula tayo sa slide. Ito ay tungkol lang naman sa, kumbaga wala na tayong, yung electric bikes nandyan na talaga. Ito information, global data on exports. Kung makikita niyo yung graph ng maigi, sorry, medyo maliit eh, pero yung tumataas lang, exports ng bikes at saka two-wheelers. Tapos, dahil na itong pandemya, bumaba lahat. Other vehicle components, buses, freight vehicles, light-duty vehicles. Itong article na to, kinopya ko lang sa New York Times, November 8, 2021. Popularity of e-bikes isn't slowing down. Sigurado na to, dahil na dahil sa pandemya, nagmumura, napakadaling gamitin, at marami nang bumibili. So, ito yung aasahan natin sa future. Sorry, itong slide na to parang ibang galing lang sa representation ng ibang data, pero kinumpara yung two-wheeler ICE, ibig sabihin yun yung internal combustion engine, yung pangkaraniwang motor, kumpara dun sa electric two-wheeler. At tingnan natin, at tingnan nyo na mula ng 2017 pataas ng pataas. Kung titignan natin siguro yung 2021, sigurado ko na mas mataas pa yan. Naiisip namin na ganito yung mangyayari sa future. So tayo, sa Pilipinas, sa Thailand, Southeast Asia o sa ibang parte ng mundo, kailangan natin talagang tingnan kung paano sila mai-integrate sa urban transport ng mas maayos. Kapag gumawa tayo ng mga policies and regulations, lalo na sa cities,
Ito, gusto ko lang siyang laging ipakita dahil nakikita natin na ang dami pa lang pinaggagamitan ng 2 and 3 wheelers. Siguro hindi na natin masyadong kailangang isipin yun dahil tayo mismo sa Pasig alam na natin tricycle, paglabas mo ng bahay, pupunta ka sa kanto, tricycle. O kaya meron kang motor, bibili, dyan lang sa, pwede mo sabihin sa kanto din, 300 meters away, pag bumotor ka. Ginagamit din to lalo itong pandemya sa mga deliveries, lahat naman ang delivery sa atin, motor tsaka bisikleta. Dito sa Bangkok, actually mas maraming motor. Parang kaunti nga lang yung bisikleta eh. So mas ano sila rito sa motor. Pero sa atin, maigi, nakita ko na may iba na nagbibisikleta din. Pero yung mga yun, parang easily, kung pwede mong gawing e-bikes yun, mas makakatulong din. So syempre, meron ding 3-wheeler freight. Pwede rin siyang pang collection ng waste, deliveries, and of course, yung public transport sa tricycles natin. Itong slide naman na to, gusto ko lang i-revisit ba. So galing din ako sa Cleaner Asia. Nung nasa Cleaner Asia ako, ito kasama si Alvin, yung ginawa namin, tinignan namin yung travel behavior ng madaming cities sa Asia. So bali, almost 6,600 people yung na-survey. Tapos, hindi ko alam kung ilang cities lahat eksakto, pero mga 20 plus yan. Nakita namin na 60% of all trips have travel time less than 30 minutes and have trip lengths of less than 6 kilometers. So siguro sa atin ngayon, lalo na dun sa nag-participate or yung nasa LGUs, pwede mong i-imagine, okay, gaano ba kalayo yung bahay ko? 2, 3, 4 kilometers. Siyempre yung iba mas malalayo. Pero ito yung karamihan. At yung isang sinasabi namin, easily yung 6 kilometers, pwede siyang i-translate into cycling or e-cycling or yung iba, motorsiklo nga or public transport para transit. Kapag tinignan natin sa China, no, dito pwede mo sabihin nagsimula yung talagang paglaki ng number ng electric two and three wheelers. More than 300 million. Sipin mo, 300 million electric two-wheelers. Although karamihan dito lead acid. Pero maaga sila nagsimula, year 2000 or 2000 plus. Hindi rin naman deliberate yung move na yon dahil, or hindi national effort. Nangyari siya dahil maraming cities noon na nagbaban ng motorcycles. Dahil sa accidents, mabilis. Tapos nung time na yon, early 2000, ito rin yung time na yung China gumagawa ng maraming kalsada sa mga cities nila. Dahil yumayaman na daw sila, nagkakaroon sila ng maraming kotse, gagawa na sila ng mas maraming kalsada. So halimbawa yung Beijing, originally meron lang siyang 3 ring roads yung tawag. Ring roads, circular doon sa Beijing. Pero ngayon parang 10 ring roads na yon. So gumawa sila ng gumawa ng mga kalsada para dun sa mga kotse. At the same time, binaban yung mga motorsiklo. So dumami yung gumagamit ng electric. Siguro on hindsight, naging okay rin yun dahil syempre naging sila yung number one manufacturer ngayon sa mundo on electric two-wheelers at ini-export na din nila to. Pag tinignan mo yung, eto meron ako nakuha ng mga standards nila in terms of comparison ng 1999 to 2019. So dati nililimit nila yung speed from 20 kilometers per hour, ngayon 25 kilometers per hour. Yung vehicle weight mas mataas na rin, yung engine power mas mataas na rin, pero 400 watts lang yan. Ngayon karamihan sa market, pag bibili kayo ng electric two-wheelers, makakita kayo 250 watts or 500 watts. Or, tapos yung iba, yung 1,000 watts pataas na. So, mga electric bicycles yan. Pero syempre, sa electric motorcycles, lahat mas mataas na. So, pati battery voltage, tinaasan din nila for the 2019 standard. Lahat ng electric bicycles nila, pwedeng dumaan sa mga bike lanes. In terms of popularity naman, itong chart ng electric bicycle ownership, kung makita natin countryside and city, 2018, 75% of all households
or per 100 households merong electric bicycle, pati sa 2018 58% So ganyan yung nangyayaring sitwasyon ngayon sa China. So kung iisipin mo yan, medyo okay din sila dahil nagtataas na naman yung presyo ng langis eh. At siguradong tataas pa rin to. Syempre kailangan bumawi ng mga manufacturers ng yung mga oil companies. So ngayon nagpipick up yung demand, tataas ng tataas pa yung presyo. Pero at least kung nakahanda yung transport system mo, hindi ka masyado maapektuhan o pwede kang mag-adapt. Sa India, magaling yung magpe-present si Siddharth Singha mamaya. Marami silang policy na late yung India sa electric mobility. Pero over the last 5 years, ang dami nilang ginawang policies. Yung FAME, i-explain niya sa inyo. Konti pa lang yung electric two-wheelers nila sa India at mostly electric motorcycles to. Mahilig sila sa motor. Pero meron din silang 2.5 million electric three-wheelers na again, hindi talaga siya deliberate national or city effort. Parang organically lumaki yung number of electric three-wheelers nila. Karamihan din lead acid. Pero ito yung mga informal transport nila sa cities. Eh. Tawag nila rickshaws. Siguro yung magandang i-point out ko lang dito, pag tinignan nyo yung sa electric two-wheelers column, no registration and license for electric two-wheelers with speed less than 25 kilometers per hour. So, tandaan nyo to dahil pag diniscuss nyo yung guidelines sa LTO, malalaman nyo yung at least the diferensya. Yung sa electric three-wheelers din, no permits required for electric rickshaw with a top speed of 25 kilometers per hour. At meron pang 30,000 rupees subsidy for retrofitting. Siguro mga 24,000 pesos yun, subsidy for retrofitting. So pero kung makikita nyo, meron ng programa yung gobyerno nila na suportahan itong sector ng informal three-wheeler or public transport three-wheeler sector. Dapat ganyan din tayo sa Pilipinas. Punta tayo dun sa policy guidelines for electric two and three-wheelers for Southeast Asia. Ito yung sinabi ni Alvin at dinevelop namin kasama nga si Professor Gitano, si Dr. Biona at ibang EV associations kasama yung Singapore, Thailand, Malaysia. Para may guidance lang. So I think anong year ba ito ginawa? 2020 lang na-release pero sinimula namin 2019. Yung objective sana para maibigay mo nga yung as reference sa mga countries. So nagawa naman namin at yung iba, actually karamihan ng mga recommendations, halimbawa kinuha din ng LTO. Pero hindi lahat. At saka may mga contentious elements doon. Tingnan natin mamaya. Yung mga general policies pala, nabanggit ko na yung iba, hindi ko na uulitin. Yung susunod na mga slides, more technical. Siguro sabihin ko lang kung ano yung mga importante para sa atin. So simula pa lang, yung isang contentious sa vehicle categories, itong speed, syempre. So yung pedestrian, nakita ko si Alvin, may pinresent din sa case ng Singapore, yung mga personal mobility devices. Pero ito yung napag-agrihan namin kasama yung mga experts tsaka industry. Sa speed limitation. So may tinatawag na pedestrian speed less than 10 km/h, slow speed 10 to 25, low speed 25 to 50, intermediate tsaka high speed. Yung intermediate and high speed essentially parang pangkaraniwang motorsiklo na yan. Tapos may mga considerations din. Ito, importante ito sa national government ulit. Para malaman na okay, yung mga nag-i-import ba, lalo na yung mga galing sa China, marami pa rin low quality para makita na kung okay ba ito at durable. So may mga ganitong guidelines na nire-recommend. Itong tropical rain test at cloud forwarding test, actually si Professor Gitano talaga yung nag-recommend nito dahil syempre sa atin nga bahain. So kailangan tignan kung paano magpe-perform itong mga electric two-wheelers na to.
mas importante siya sa electric motorcycles, yung isipin mo kaysa sa electric bicycles. Una, dahil sa taas o depende kung nasaan yung battery at mas madaling gawing waterproof yung battery ng electric bicycle. So meron ding mga durability test. Ito yung vibration, drop test, knockover test. Electrical safety standards, importante yan. Bukas nakita ko meron kayong sessions on charging. So importante rin na ma-discuss yan. May mga nagtatanong eh. So bumili ako ng electric two-wheeler, electric motorcycle, or electric three-wheeler. Okay lang ba na isaksak ko yan sa electric outlet dito sa bahay? So bukas, sana yan yung maisama sa mga discussion nyo. Pwede naman. May mga iba lang siguro na magkakaproblema. Pero hindi lahat. Tapos pati yung mga labeling, again, safety concerns ito. Kasama na dyan lahat yung mga recommendations. Road usage. So ito yung isang medyo contentious ngayon lalo na sa atin. So ang recommendation na sa amin nang galing kasama yung industry at experts. So yung pedestrian, sidewalks, bike paths which allow lower speeds. Yung iba magrereklamo dito dahil lalo na yung mga proponents ng electric stand kick electric kick scooter na nakatayo, yung stand kick scooter. Yung iba naman doon, more than 10 kilometers per hour yung maximum speed. Pero less than 25 kph pa rin. So hindi lang dapat sila, according sa kanila, sa sidewalks and bike paths, pwede rin sa low speed roads. Yung recommendation namin, yung slow and low speed, ito yung 10 to 50 kph, pwede dapat sa urban and residential roads. Except na lang dun sa mga high speed, yung expressways na roads. Registration policy, operator age requirement policy. Ito may power yung cities. So sana kung ano yung ia-adapt na policies ng cities, hindi siya balakid, hindi siya magbabawal. Kumbaga i-encourage niya yung electric two-wheelers. Depende kung ano dun sa guidelines, ano, na hindi naman ibig sabihin kung meron kang electric bicycle na merong 1,000 watt motor with maximum speed of 75 kph, pwede ka na sa highway. Hindi naman ganun. So eto rin yung guidance. Pag pedestrian and slow, yung category, up to low speed, so eto yung up to 50 kph pa nga. Sorry, yung sa slow lang, up to 25, local authorities yung mag-decide or pwedeng, usually hindi na dapat nire-register yun. Yung low speed, nire-require na lang plate, plate number. Ito medyo contentious din to nung pinag-uusapan namin kahit kami nung time na dinidevelop ito. Para sa akin, kung ako lang, yung low speed, yung up to 50 kph electric bicycle, hindi na kailangan ng plate number or hindi na dapat i-plate number yun. Pero siyempre, katrabaho ko yung ibang experts at industry, so kailangan mag-agree kami at ito yung napag-agreehan. Okay, i-require na lang din itong mga to na i-register. Pati yung age requirements din sa kabilang side. Driver license and yung recommendations. So, pedestrian, slow, low speed. So, again, ako, yung low speed, ito yung up to 50 kph na electric bicycle. Para sa akin, hindi na rin kailangan yun ng driver's license requirement. Syempre, yung pagsusot ng helmet, actually dapat to sa lahat, pati kahit sa pedestrian. Guidance on maximum weight at maximum motor power. Kung makita nyo, may four-wheelers kasi meron na rin, marami na rin light electric vehicles. Ito yung mga electric vehicles na less than 1,000 kilograms, maximum speed of 50 kph, na maliliit. Marami ng ganito ngayong klaseng vehicles. At kahit sa China, marami ito at nag-i-export na rin sila. Marami na rin siguro sa atin. So ito yung mga requirements. Yung susunod na set of slides, hindi ko na i-discuss. Mga examples lang ito ng mga ginagawa namin. Ito yung sa Pasig. Sa Vietnam, ganun din. Meron silang ginagawa ngayon actually na battery swapping guidelines. Pati sa Thailand. Yung Thailand,
talagang proactive sila, progressive. Last year, nag-adapt na sila ng labeling scheme for electric two-wheelers. Similar din to dun sa LTO categorization, merong electric bicycle, may two-wheel, electric two-wheelers, meron ding yung electric motorcycle. Pero meron na silang rating scale. Sa atin, meron tayong ginagawang rating. Tutulungan namin yung Department of Energy, pero matumal at na-delay ng lalo dahil sa pandemic. Pero dahil hindi rin ganun yung suporta ng industry, lalo ng mga car manufacturers. Pero anyway, etong nasa left side, sorry, tie. Pero ito yung targets nila. Yung targets for two and three wheelers, cars, tsaka buses. Tapos, yung Thailand, nag-adapt din sila ng labeling scheme, yung eco sticker. Ito na ngayon yung itsura nila. For hybrid, makikita mo, halimbawa itong nasa right side na na photo. 1.9 liters per 100 kilometer, 43 grams CO2. Ito yung sa hybrid. Kapag pumunta ka dun sa left, sorry, hindi masyadong malaki ang makikita niya. Pero CO2 zero, tailpipe, ha, of course. Tapos meron siyang 154.2 kilowatt-hour consumption. So na-integrate na ng Thailand yung electric vehicle sa labeling scheme nila. Ganun sila ka-advance. Ito rin yung sinusubukan namin kasama rin sina Dr. Biona at ng iba pa, EVAP, siyempre na magkaroon din sana sa atin ng ganitong initiative kaagad. Siguro yun lang. At kung meron pang ibang mga questions or comments, nandito pa ako. Pero kailangan ko rin umalis after 10 minutes dahil meron akong ibang meeting. So yun lang. Maraming salamat at congratulations ulit sa lahat. Maraming salamat, Bert. Actually, maganda yung nasabi mo kanina na yung i-contextualize nga. No? So, naturally, maraming bisikleta sa Pilipinas, maraming sa mga cities din natin na nag-shift towards electric kick scooters, especially given yung parang yung reduced public transport na capacity, no, in the last few months and actually in the last year. So, siguro mamaya tingnan din natin yung LTO, papasadahan natin yon. I will go through yung different categories niya. We'll focus dun sa smaller modes of transport. So very appropriate yan. Ang pinocus natin dun ay yung 2 and 3 wheelers. And then let's see if we can siguro have a more focused discussion dun sa what are the anticipated challenges ng cities dun sa administrative orders or regulations natin. Nakita natin sa news, if you have been following news on the e-bikes, there have been some LGUs that are needing clarifications kung how do we implement that, etc. So maganda that we're also joined now by not just Pasig City, I believe yung sa participants natin, meron din from other LGUs. Baka meron din kayong insights or questions, we can of course compile that and elevate that into a, para magkaroon din ng dialogue with LTO at some point. So, pero I believe Pasig has also proactively cooperated din with civil society organizations, no, to understand yung operational challenges na AO. So siguro, just to also reiterate, if may mga questions kayo, if you have questions and clarifications, you can put them in the chat box. If Bert is not able to address your comments when he's away, we can follow up that and we can reach out to you bilaterally then. So thank you, Bert.